Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Siyempre, nandito na naman po ang inyong friendly nurse, Nurse Cory. Okay, today po, hindi po video health tips ang aking i-discuss. Ito po ay para po doon sa mga kapwa ko nurses na gusto pong mag-take ng NCLEX. Yes, ang inyo pong lingkod ay isang USRN. Nag-take po ako ng exam noong December 2018. Ako po ay currently working here in Singapore as a staff nurse at magta 10 years na po next year. Ongoing po ang aking process sa US kasama po ang aking dalawang chikiting at ang aking asawa. Okay, so tumutok lamang po kayo sa aking video for today at sinisigurado ko po marami po kayong matututunan. Okay, last December 2018 po, while I was pregnant to my youngest, I took the exam. Huminto po siya sa 75 items. Sobrang kaba ko kasi hindi ko talaga alam kung nakapasa ako or what. Kasi yung mga tanong, nahirapan talaga ako. Ang daming select all that applies questions at hindi ko alam kung yung mga sinagot ko is tama. With every question na ipapasa ko, every question na isasubmit ko, or every answer na nasagutan ko, pray ako ng pray kay God. Sabi ko, bahala na po kayo. Sinagutan ko po yung question to the best of my knowledge, to the best of my ability. Bahala na po kayo kung ano po ang mangyayari. Every question, every time na tatama yung question, every time na matatapos yung isang question, pahirap siya ng pahirap, the next question. Hindi ko po kayo tinatakot. Ina-share ko lang po yung experience that I had when I took the exam. Okay, so when I study for this NCLEX examination, yung preparation ko is very long. I think, hindi siya very long. Siguro, 9 months ako nag-prepare for this. At katulad ng iba kong mga co-nurses na nag-work, ang hirap mag-aral, lalo na pag galing ka sa trabaho. Feeling mo wala ka ng time para makapag-aral kasi exhausted ka na. Sobrang hirap talaga siya, believe me guys. And ang tangi lang talaga na nakakapag-drive sa akin para mag-study is yung wanting ko or yung pangarap ko din na makasama yung family ko. Magandang magtrabaho dito sa Singapore as a nurse. Okay lang din naman yung sahod. Pero masasabi ko nindo ako sumasahod ng more than 200,000 a month dito. Yung iba, sumasahod. Pero ako, di ko pa na-reach yung bracket na yan. Yung sahod na yan. So yun. Tsaka na tayo sa Singapore. Okay. Nag-prepare ako for 9 months. Every month or every day, minimake sure ko na may natatapos ako kahit isang chapter or kahit isang topic. Kasi ayokong mag-cram. Tapos, kasi most days talaga, sobrang pagod na ako pagkagaling ng duty. So, ang ginamit ko nga palang book is Saunders 7th edition, yung comprehensive review nila for NCLEX. Tsaka ginamit ko din yung question and answer nila. But the thing that helped me the most is yung question and answer. Kasi after mo sagutan lahat yan, mabasahin mo yung explanation, yung rationale, nandoon lahat. So, that's the time na matututo ka. Kasi, sa lahat ng kamalian mo na sasagutan, pag nalaman mong mali ka, binasa mo yung explanation, tatatak sa isip mo yan. Another tip, lalo na doon sa mga nurses na nagtatrabaho sa hospital, every time po na mag-papassing report kami or every time na mag-endorsement kami, fina-familiarize ko yung sarili ko sa mga normal values ng mga laboratory. Yeah. So, tapos, kapag may nababasa din ako na mga kakaiba or hindi ko alam na mga medical terms kasi ang napaka-broad niyan, aminin man natin o hindi. Hindi lahat ng bagay alam natin as a nurse. When it comes to the medical terms, sa lahat ng diseases, mahirap. Okay? So, ang ginagawa ko is tinitake down note ko yung mga bagay na hindi ko alam. Tapos, nire-research ko siya. And then, from there, kapag paulit-ulit mo siyang naririnig, lalo na pa nag-endorsement kayo,
matututo ka, matututunan mo siya. Tapos kung hindi ko talaga alam, so kung medyo close-close mo naman yung doktor, kung medyo mabait naman sila at approachable naman sila, pwede mo silang lapitan or tanungin. Madami naman silang maitutulong sa'yo. Okay. Another tip pa na mabibigay ko sa inyo is, every time kayo na magbabasa, magre-review, mag-pray kayo parati. Sabihin nyo kay God, kausapin nyo sa God na sana yung aaralin mo pumasok sa pukote mo, sana madaling mo siyang matandaan, or at least kahit hindi mo siya matandaan, kapag na-encounter mo yung salita, ma-familiarize mo yung sarili mo. Hindi siya ganun kadaling mag-aral, lalo na kung na-stop ka na. Unlike sa mga estudyante, syempre, nagbabasa sila lagi ng books nila, nakikinig sila ng lecture, so na-freshen up. Kaya yun, sa atin, for us, lalo na nag-work sa hospital, yung matagal na walang theory, talagang ma-stuck tayo, no? Pero maganda din naman yung mga nagtatrabaho sa hospital like me, kasi marami din tayong ginagawa, or yung mga practical ba na mga yung experience na nagigain natin sa hospital. Okay? NCLEX, compare ko siya sa nursing board sa Pilipinas. Wah, mas mahirap yung nursing board sa Pilipinas. Sabi nila, yung NCLEX daw, it's, hindi ako sure kung hanggang ilang item siya. 200 plus yata. Oo. 200 plus siya. Tapos yung computer yung magde-decide kung paano. So yun lang, yung two basic books na ginamit ko sa pag-aaral, Sonder 7th edition. I think marami na siyang much updated edition today. Tapos, aminin natin, ang cellphone, parati nating hawak. Diba? So, maraming pagkakataon na yung cellphone natin, hindi natin nabibitawan, masyado tayong engaged. Lalo na sa paglalaro, sa Facebook. Actually, sabihin ko sa inyo, nahirapan din ako. Hindi ko agarang natanggal yung paggamit ng cellphone. So, what I did is, malaking tulong din ito. What I did is, nag-download ako ng app na pwede akong magsagot ng NCLEX, tapos may rationale din siya. Nakalimutan ko na kasi yung pangalan ng app, pero malaking bagay din siya, para din siyang Saunders type. Tapos at the end of every question, kung mali ka, may rationale din doon. I-explain din sa'yo kung bakit mali yung sagot mo at kung ano yung tamang sagot. Tapos, there's one site sa YouTube na talagang pinapakinggan ko. So, kasi dito sa Singapore, yung bahay namin malapit lang sa hospital. So, like 15 to 20 minutes walking distance. So, every time, every day na pumapasok ako, nakikinig ako. May headset ako, tapos piniplay ko lang siya habang naglalakad ako. Play siya ng play sa YouTube. Nakikinig ako. Nurse RN ata yung pangalan, yung mahaba yung buhok, nakalimutan ko na nga yung pangalan, pero ang dami ko din sa kanyang natutunan, kasi the way siya mag-explain doon is very precise, at she's explaining everything in simple way, and yet ma-understand mo. Laking tulong niya, kasi everyday for 9 months siya yung kapiling ko doon. Imagine niyo na lang kasi kung magbabasa rin ako ng book, pero natapos ko yung Sonder 7th edition, natapos ko siya na ba mula simula hanggang dulo, natapos ko siyang aralin. Kahit nung, kasi syempre like nung sinabi ko nga yung book kasi nakakaantok talaga siya, so you would rather use your phone, have your phone in your hand rather than having the book na medyo mabigat, eh yung phone very handy siya. Kaya sabi ko sa sarili ko, I should find a better way to study using my phone. So yun, na discover ko yung YouTube na yan. I think marami din siguro nakakaalam ng site na yan sa YouTube, or yung channel niya sa YouTube. Very helpful siya. Iko-comment ko dito sa aking video na ito kung ano yung channel na yan. Pag nahanap ko, hanapin ko siya.
So yun lang ang pinaka the best advice na ma-share ko sa inyo, or yung tips na ma-share ko, lalo na doon sa mga aspiring nurses na gustong maging USRN. Lalo na ngayon, ang bilis-bilis po ng processing. We are hoping na sana magkaroon na ng COVID vaccine, at para safe na rin po para sa ating lahat na mag-travel. Ang priority date po ngayon is current na. Kaya hopefully next year, pero I'm not in a rush naman din po na makapunta doon agad, kasi kailangan ko pa po mag-ipon, kasi we're going there as a family and we are a family of four, so kailangan ko po ng kailangan po namin mag-prepare financially. Okay, so yun lamang po, maraming salamat po sa inyong panonood. Next video ko po, I guess itatackle ko doon yung IELTS, kung paano naman ako nag-prepare for IELTS, at yun, kung ano po yung mga ginawa kong preparation para po makuha ko po yung band score na, actually yung band score, di naman siya talaga masyadong tawag dito. Wala naman silang requirement sa band score. Ang nare-require lang talaga nila is yung speaking. You must get a score of 7 para po acceptable sa pagpaprocess ng visa screen. Visa screen, you'll get to know that more kapag po nagpaprocess na kayo at naipasa nyo na yung NCLEX nyo. So, yun lamang po. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. At kung may tanong lamang po kayo, you can comment down on this video. At sure po, sasagutin ko po yan. Okay, maraming salamat po ulit. God bless, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you. Bye-bye.